FSM Army, welcome back to a brand new episode. No, juicy ba yung vlog kahapon? Dahil nag-message siya naman sa akin, ha? Anyways, yun. Ganun pa rin tayo for today. Pero ngayon, unahin natin si Ginza. Same maleta yung dala ko, yung malaki. Kasi mamaya baka mag-last batch na ako ng Unloeve. Probably last 10 to 15 pairs. Okay. And again, mostly na ito, nabibili din agad. So, if gusto nyo guys, magpa-reserve na kayo agad kasi hotcake siya. Sobrang bilis maubos. Hindi ko na lang kung bakit. Again, I've mentioned we're not really selling on clouds. Pero, itong on cloud na to, grabe. Ang lala. Or baka siguro mura din kasi yung benta namin. And by the way guys, mabilisan lang to. Dahil sa vlog ko kahapon, okay, dahil doon sa rant natin, dami nagme-message, di ba? Pero isa lang yung parang para sa akin, pinaka-interesting sagutin. Bakit daw mahal si Chrome Hearts? Okay. Actually, sa totoo lang, hindi ko rin alam bakit mahal sila. Pero bibigyan ko kayo ng background ni Chrome Hearts na I think one of the reason bakit sila mahal. Mabilisan lang to, ha? Mabilis ang background ni Chrome Hearts. Si Chrome Hearts started way back 1988. Dapat, ano yan, they started as a biker group. Biker group yan si Chrome Hearts. So, ibig ko sabihin, biker group. Dati, wala pa silang pangalan. Hindi pa talaga Chrome Hearts pangalan nila. As in, wala. Grupo lang sila ng bikers na gumagawa ng leather goods. Okay, kaya mahal yung leather patches nila. Same design na yan. Yan na yun. Horseshoe, scroll, and all. Again, balik tayo sa biker group sila. Gumagawa lang sila ng mga leather jacket para sa biker group nila. Okay, ganun yun. Doon yung nag-start. And merong mga importanteng details sa nangyari na hindi ko na ikukwento paano naging Chrome Hearts. O, basta ganito. May naging event. Tapos parang may binihisan sila doon sa event. Tapos, basta dapat may movie, pangalan dapat ng movie, Chrome Hearts. Doon nila kinuha yung pangalan nung hindi natuloy yung movie na maging Chrome Hearts. Natuloy naman yung movie pero pinalitan ng pangalan. Hindi na naging Chrome Hearts. Okay, ganun siya. May missing detail ako. By the way pala, yung Chrome Hearts was founded by 4 person. Pero ngayon, isa na lang yung may-ari kasi binay out niya doon sa tatlo niyang partners, which is yun yung specialty nila, leather, silver, and furniture. Iba-iba sila ng specialty, silang apat. So ngayon, binay out na. Kaya kung mapapansin nyo guys, si Chrome Hearts, pagpunta sa store nila, makikita nyo dyan, furniture and jewelry. Okay? Kasi hindi talaga sila clothing brand. Yung clothing nila, for marketing lang yun. Parang kami. Diba? May t-shirt kami ng Foot Sword. May t-shirt kami ng Foot Soldier for the store. Ganun lang po yung mga damit ni Chrome Hearts. Hindi talaga yun yung main ship nila. Ang main ship nila is yung eyeglasses. Okay. Jewelry. Silver and gold. Yan talaga. And I think that's one of the reason bakit mahal si Chrome Hearts. Okay. Ulitin ko, ha. Marami, mahaba yung kwento kasi nun. Pag kinuwento ko lahat dito, baka maubos yung vlog natin. So, yun lang yun. Okay. Sana nasagot ko yung tanong mo, boss. So, let's hop right into the vlog. Ang haba ng intro. Guys, dito tayo sa Ginza. Dito tayo mag-iikot ngayon. May Chrome Hearts din dito, may Loewe din. Baka dito na ako pumunta sa mga ganun-ganun. Tapos, punta natin yung ibang ano dito. Mga secret shop ng mga resale store. Marami kasi dito sa Ginza. Pero sobrang tago. Okay? Konti lang nakakaalam na itong mga store na to. Pupuntaan natin. Mostly, ano lang din binibenta dun eh. Mga human made, mga supreme, ganun. Kuha lang tayo ng mga konting ano. Kasi minsan may mga steel sa ganun eh. So, sabihan ko kayo. Or papakita ko lang sa inyo pag nandun na tayo. Okay. Guys, unahin na natin itong Chrome Hearts Ginza. Tapos mamaya punta tayo Dover Street. Check natin anong laman na itong store na to. Galing na tayo ng Chrome Hearts. And
yun yung sinasabi ko kasi sold out na yung Mati Boy. It's either ano yun eh, dalawa lang yun eh, sold out or itinago na nila. Kasi if naalala nyo sa Osaka, nagtatago sila ng ano, nagtatago sila ng items, lalo pag foreign yung bumibili. Kasi yun nga yung mahirap guys. Pag kayo yung bibili sa Romars, hindi na, kahit meron silang binibenta, hindi naman nila kayo binibenta. Sabi nila walang size kahit meron. Kasi naka-display dyan, isang piraso lang. Pero dun talaga right na wala na naka-display. So I think sold out na talaga. So punta na tayo ng Dover Street. Tapos tingin tayo dun ng mga susi. So guys, isa na tayo. Pumili tayo ng Miharashi Yasuhiro na sapatos. Okay. Ikot pa tayo dito sa Ginza. Okay, boom building dito. Parang dito. Guys, look at this. Bili tayo na ito. Saka ito. Bili tayo yan. Kasi retail to. Retail genge. So guys, tingnan nyo. May Chromars din dito, diba? Tingnan mo naman yung Chromars. Baduy, pero mabumili ako. Tapos na tayo mag-shopping sa Ginza. Punta na tayo ng Loewe. Okay, unahin na natin yun. Mga orders natin. So dito, baka 5 pairs lang kunin natin kasi aros na puno yung bag natin. Puro damit. Pero kailangan kong ayusin kasi. But anyways, after dito, mamaya dun tayo sa Omote Sando. Kasi dun tayo may trope. Mabait yung mga staff ng Loewe. Ito hindi ako sure eh. Pero if pagbigyan ako, sasagad ko na para hindi maubos yung oras natin. Again guys, last full day namin ngayon. So by the time siguro na pinapanood nyo to, half day na lang kami. Pero again, you can message me or food. Huwag pala ako. Sa Food Soldier na kayo mag-message para may mag-reply agad. Okay. If may gusto kayo, anything, message lang. Okay, parang mababay dito sa lahat. So yan o. Ano pa tayong kulang na size guys? 9.5, meron na tayo yan. Ito hindi pa tayo kumuha nito. 9.5 din. Okay, ayusin natin guys. Nilista naman tayo ng kulang. Guys, tapos na tayo sa On Loewe. 3 pairs lang yung kinuha natin doon kasi duplicate sizes na. And hindi na natin kailangan yung mga yon. Ngayon, pabalik tayo sa Dover Street. Bibili tayong Chrome Hearts Dover Street na t-shirt. Kasi, I think yun ano kasi, it's the cheapest Chrome Hearts that you can get. Diba? Yung pinamura. Kasi kulab. Tapos kulab pa. Pero doon sa store, baduy naman yung Dover Street, yung mga FBI na. Pero, okay din. Kasi at the end of the day, it's Romarts. So, bili tayo. Balik tayo dito sa Romarts, guys. Kasi may client, may VIP client tayo na gustong bumili rin ng eyeglasses. So, magsa-check tayo ng prices. Kasi, iba-iba kasi talaga yung price niya. Kasi may gold, mayroong silver. Pero, check natin yung gusto niya. Kasi nakapag-picture tayo dito kanina. Guys, dito tayo Atmos. Nagbibili lang tayo nito para sa isa sa VIP client natin. Papabili kasi pang gym. So, kuha tayo isa. Tapos, pag gusto nyo nito, pre-order na lang kayo sa amin. Nagataga sa mas. Ano yung kinoto? Sinuhus ka? Sorry? English? Ah, yan. Thank you. Guys, galing na tayo ng vape. Akala ko meron silang new release or baka sold out na yung autumn collection nila. Yung kasi sana yung kailangan natin pero wala sila. So, ito na yung Loewe. Punta na natin to. Guys, dito tayo ulit. Loewe. Dapat title ata na itong vlog ano eh. Japan Loewe Series. Kasi puro Loewe binibili natin, diba? Pero and after na ito, siguro hindi na muna ako kuha kasi sobrang dami na. So yun, baka mahirapan tayo uwi. Guys, open na tayo sa isang store. Okay, kasama natin to. Si Miyazawa Mifflin, Taguto. Tingnan natin kung ano yung mga laman na.
isang salamin. Ano to? Order to from a VIP client. Co-march na eyeglasses. So, ayun nga kasi ito yung isa sa mga ano ni Cromarch. Mga kinikiri talaga. Actually, pupunta kayo sa Cromarch, ang makikita nyo dyan ay glasses and jewelry and mga bags. Yung damit, wala masyado. So, bihira yun. As in, bihirang bihira. So, ito, bumili tayo. Guys, yun ha. Aoyama number one. So, din, bantay sa Shibuya, pero dito sa Aoyama, nakakabili tayo. Pero I think naman, if itong salamin yung bibiling ko sa Shibuya, pag bibilan ako, although kasi hindi ko na tinry, kasi nga, baka mamaya masayang lang yung pagod ko. Sabi sa akin kahapon kasi, too much for the month, come back next month. So, di ba? Ibig sabihin nun, yun yun, bawal lang, bumili saan lang yung buwan. Ang nabili ko dun, tatlo pa lang, isang LS, tsaka yung dalawang Matty Boy na t-shirt. Ewan ko ba't parang nakacentralize yung ano nila, yung system na pag bumili ka sa ibang store, bawal ka na bumili dun. Ewan ko, dito naman pwede. Nagtanong rin ako ng ano, may Matty Boy pa eh, kaso medium na lang yun. Tinanong ko kung pwede ko bilhin, pwede daw naman. Sabi ko, pag-isipan ko, kasi hindi ko naman talaga bibili na yun. Diba? So dito pwede, sa ano hindi, kahit na Shibuya yan, hindi na babalik dun. Kaya joke lang. So yun guys, punta tayo, ano, punta tayo Pop Mart. Punta tayo Pop Mart, silip naman tayo, para may iba. Kasi yung nakaraan, ano, puro sold out yung labo ko. Dami nagpapahanap eh. Pero, try natin bumili. Guys, pag meron na po, konti lang bibili natin, no? Okay. Tsaka, hindi natin kakaririn pagbibenta nun. Sabi yung bakit? Face lang yan. Ngayon lang yan. I think, ano yan, ha? Face. Ito ba, opinion ko lang to, ha? 6 months to 1 year. Ito dahil daw niya. Nakapabilis na yung 3 months na die down yun. Hindi ako nag-hate ha. Feel ko lang kung aaralin yung market. Pero yan, hindi siya ganun ka tagal magiging high. Pero right now, profitable talaga sila. Meaning natin yan. Sobrang profitable. Makita nyo naman sa Pinas nila. Gamay yung problem day is na nakikita ko so now. Sobrang dami na daw na fake. As in, sobrang dami fake na daw. Imagine nyo, nag-start pa lang yung ano, yung hype, puro pege na agad. So, alam nyo na next niya. Pero ako, magbibenta tayo pag may nabili tayo ngayon. Pero pag wala, ito na natin nilang ipilit eh, diba? Focus tayo sa goal. Cromarch is the new shit talaga ng Foot Soldier. So yun, punta tayo na Google ay Pop Mart. Guys, punta tayo sa Pop Mart. Tignan natin what's the hype in here. Okay. Pero feel pa ba yung video sa loob? Pero yun yung mga nandiyan. Silip tayo. Tayo ng Pop Mart. Raffle siya. Although meron may mga molly doon. Yung space molly, yung mga ganun-ganun. Although hindi ko kasi alam yung market. Pero nakikita ko may mga nagpo-post. Pero hindi na tayo bumili. It's not for me to risk it kasi. Para sa ganun. Hindi ko siya abisado. So, alam nyo, hindi tayo magmamagaling. Pamang mga tayong tanga pag bumili tayo. Pero, pakita ko na lang sa inyo dito. Baka sakali, diba? Kayo may idea para masabi nyo sa akin. So, ikot pa tayo, guys. Gusto ko lang kumain. At kebab tayo. Kung pumunta kayo dito sa Japan, sa Tokyo specifically, pag hindi nyo pa na-try yun, oh. Ayun, oh. Yung kebab pro. Yan. Malapit na yan sa Pop Mart. Kung hindi nyo pa natikman yan, you're missing a lot dito sa Tokyo. Ako kasi hindi ako masyado mahilig sa mga noodles eh. Pero yung mga ano, natikman ko naman na yan. Kaya sira, mga ganyan-ganyan. Yung mga local talaga na ramen, yung mga overhype. Tapos yung mga toriki yan. At kumakain naman ako sa mga Japanese food. Pero mahilig din kasi ako sa meat talaga. Sobrang hilig ko sa meat. Diba? So yung kebab, hindi ako masyadong makain yan. Pero dito, napapadaan ako dyan most of the time, buibili ako dyan. So try nyo yun, kebab bro. O yan ha, baka
pati yan, tanong nyo kung saan ako kumakain. Eh, sinabi ko na. Diba? So yun guys, tana tayo ulit. Balik tayo Shibuya. Ito lang tayong Cromax na tracker cap. Guys, may binili lang tayo ng special order na Cromax tracker cap. So binili natin siya sa resale store. Although yung resale store na yun, I mentioned, di ako masyadong bumibili sa resale store. Hindi rin ako masyadong bumibili ng used. Pero ito, brand new naman siya. And prominenteng resale store naman to. Kilala ko to na isa talaga sila sa may pinakamaraming Cromax dito. So dito tayo ngayon sa Apple. Tingin lang tayo ng iPhone. Kasi may baka magpalit ako. Not sure yet. Kasi yung iPhone dito, ano, minsan may shutter, minsan wala eh. Pero silip tayo. Tingnan lang natin. Guys, ayun nga. Mukhang iPhone 16 is not for me. Wala kasing, gusto kasi Pro Max, so okay. Wala daw silang on hand, order only lang yon, ang meron lang is 16 plus. So, hindi ko naman trip yon. Probably next time na lang. Gusto ko sana dito kasi mas mura. Although hindi tax free si Apple, pero kunwari, ibang store na ibibili na merong Apple, may iPhone, yon tax free yun. So, ikot pa tayo guys kasi marami pa akong gustong bilhin. Guys, pumunta tayo ng BIC camera. Okay. Kasi supposedly, bibili ako ng DJI. Pero nagbago isip ko kasi para sana mapag-vlog tayo ng mas maayos, lalagay ko lang siya dito. Para kitang-kita nyo yung point of view. Kaso meron naman si Ivan. Okay, siguro next travel, hiramin na lang natin. Tapos, tsaka na tayo bumili if it's gonna work. Kung mas madadalian ako mag-edit and transfer and all. Tapos, di ba kanina punta tayo ng Apple, hindi siya tax free dito sa BIC camera, tax free. The main problem is sold out na. So ito ay share ko to sa inyo sa mga pupunta ng Japan, gustong bumili ng iPhone, huwag kayo rerekta sa Apple store, pumunta kayo sa BIC camera. Any BIC camera yan, basta merong Apple store, merong Apple store kayo sa loob yan. So yun, tax free sila. So sa iPhone 16 Plus makatipid ka ng around 7,000 pesos. Sa iPhone 16 Pro Max, I think that's around 8,500 kung tama yung computation ko. Yun yung matitipid nyo. Again, pumunta kayo sa Japan, balak nyo bumili ng iPhone, huwag sa Apple Store. Pumunta na kayo sa BIC camera. Yan na, nag-share na ako ha, baka madamot pa rin ako guys. So yun, mag-i-8 na, siguro uwi na ako. If maiksi yung vlog, mag-haul ako, pero pag hindi na ako mag-haul. So yun guys, peace. Na tayo dito sa hotel, hindi na ako mag-haul. Okay, pero kasi siguro pakita ko lang yung konting-konti lang, okay, hindi ko na papakita lahat. Bumili tayo na ito, Cromax na cup. Ito yung kanina sa Dover Street na Cromax Dover Street na t-shirt. Ito, tapos nice, mag-empake pa kasi ako. Kita nyo naman, nakapangtulog na ako. Mag-empake pa ako. Tapos bumili tayo ng sino yung isang Cromax na ano? So ito yung Cromax natin for today. Meron tayong 4 Cromax. Bumili rin tayo mga t-shirt. Tapos bumili rin tayo ng additional na salamin. So buti pa to, naka leather case siya. Okay, ito yung sa VIP client natin. Pakita ko na nga sa inyo. Sige na nga. Sitsag, pakita na rin naman ako eh. Okay. Kita nyo ba on cloud guys? Ang taas niya no? Yan yung nabili natin yung araw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pairs lang yung nabili natin today. Kasi yan na lang yung kailangan natin. Tatry ko pa bumili bukas. Pero, i-check ko pa kasi i-make sure ko muna na cash up siya sa maleta ko. So, ito yung binili natin today sa Cromax na. Ito yung, kalimutan ko yung tawag. Basta eyeglasses din. Iba siya dun sa nabili ko. Uy, hindi kang pamalaglag. So, ito siya guys. Okay, tapos yung iba same pa rin eh. Yung ibang Cromax na binili natin mga t-shirt pa rin. Tapos ito yung akin. Tingnan niyo naman yung binili ko nung nakaraan, walang case. Nakaganito siya. Yung sinasabi ko parang disposable na lagayin. Although meron siyang pang-wipe sa loob. Yan. Yun siya. So ayun yung salamin ko, binili ko na dito kasi tatabi ko muna. Pero again, bumili na rin tayo nito. Pakita ko lang ulit. So, dito ko na ito ilalagay. Diba? Tapos, few, bili kanina sa, Dover Street.
yung Mason, mga Shira. Ito siya, guys. Kita nyo ba? Yung nabubulat-lat yung lahat, ha? Ito yung plain lang kasi meron dito yung iba, yung parang may ngipin dito, eh. Ano pa? Ano pa gusto nyo makita? Ito, mga Nigo tees. Nigo. Ito, yan. Tapos, yung mga Space Molly pala, may nagsabi sa akin, yung mga Space Molly daw na nakita ko is marketable naman. Meron siyang value. Okay, although, check ko muna yung kasha kasi hindi na flat box yun, eh. Tapos, yung isang maleta ko kasi, naayos ko na yan. Nandiyan yung mga unang on cloud. So, yung mga nandito, yung binili natin kahapon. Wait lang, pakita ko sa inyo. So, guys, ito yung kahapon na binili natin. Okay. So, hindi ko alam kung ilang pairs yan. I think around 20 pairs to. Tapos ito, additional 8 pairs. Tapos nandun na sa ilalim. Ito, inayos ko na to kahapon, eh. Meron din tayo dito ang around 20 pairs na yata. Tapos may mga konting damit. So, yun, guys. Okay. Hindi ko kasi ipasok yung mga, ano, itong mga on-cloud na Loewe. Kasi hindi siya pwedeng, ano, eh. Hindi mo siya basta pwede isama dun sa ibang sapatos. Kasi nga, ano siya, tawag na ito. Syempre somehow luxury siya kasi medyo mahal siya. Tapos may isa pa tayong maleta doon sa ilalim. So doon natin lalagay ibang damit, yung mga pasalubong ko. So yun. Try ko ulit mag-vlog bukas. Siguro magba-vlog pa ako bukas pero maiksi na lang 'yon. Okay, and I think by November babalik tayo ng Osaka kasi kailangan nating magdala ng mga pairs for the upcoming sneaker con Osaka. That's gonna be by December. Okay. So ano 'yon? November, Osaka tayo. Then, December, Osaka ulit. So, buying ulit kami ng pairs. Especially, LNF. Yan. Tumaas na ulit yung LNF dito since winter na. Paranoise pa rin. 1.2 and 1.0. And 3.0, hindi na muna. Okay, kasi medyo nag-dip yung market. Sa SBs naman, Yuto Horigome. And then, Born and Raised. And then, Haritos. Yan. So, yun guys. Thank you for watching. If ever na hindi na ako maka-vlog bukas, thank you sa pagsama nyo sa travel natin. Okay. Again, maraming salamat sa inyo. Thank you for watching. Till next time.